at you with that doo doo doo. YouTube channel ko and pangalawang video na natin to at ang gagawin ko ngayon is mag-what's in my makeup bag tayo. So, ang dami guys. Pero, kunti lang pala yung dinadala ko at nagagamit dito. Yung iba hindi na nagagamit. And also this one. Ang cute yung bag, no? Binili ko siya sa the SM store ng 60 something ata to. Or 59. Basta. Mura lang siya guys and napaka-cute. Pwede siyang paglagyan ng mga makeup ganun, diba? Pero maliit lang siya. So, yun. So, dito na tayo sa malaki na makeup bag. So, itong pouch na to, is binili ko siya sa Miniso. As you can see naman dyan. Binili ko siya ng 119 pesos. And may kasama siyang maliit na pouch. Which is ito. Yan. So, ang ganda kasi nang nakasulat. Work hard, play harder. Diba? So, ang una natin bubuksan ngayon is yung ating maliit na version na pouch. And, ito po yung guys yung mga, ayun na naman ako eh, ayun na naman ako sa mga guys, diba? Di pa ako natuto. So, best na lang. So, best ito. Ito yung una nating bubuksan, mga best. So, yan. Palit lang siya, guys. Ito yung pang everyday, makeup something na ginagamit ko. So, first is this one. May box to eh. Kasi kakabili ko lang to. Hindi kasi ako mahilig mag, ano, magtanggal ng box. Parang, baka magasgasan ganun, diba? So, ito is mouse lipstick ba? Yan. In the shade Rich Bold Nude. Ewan ko kung ano yung shade dyan. Basta hindi kasi ako marunong guys talaga. Pero papakita ko sa inyo kung ano yung shade niya. Napakaganda kasi nito guys. Gamit ko siya ngayon. And parang natural lang siya guys. Yan. So pag binuksan mo, pinupush. Pinupush siya guys. Yan. Next naman na nandito sa pouch is yung my favorite powder foundation ng Maybelline, which is the Fit Me. So, yung shade ko dito is, hindi ko alam. Kalimutan ko na, best. Yan, hindi talaga ako marunong mamutin ng shade. But, yeah. Makikita yung cellphone ko dyan. Parang mirror siya dito, diba? Kasi sa light. So, ito yung Fit Me powder foundation ng Maybelline. Napagaganda nito, guys. As in, pero hindi ko siya ginamit ngayon kasi matutulog na ako after. Hindi ako nag-makeup ngayon. Then, next, tayo. So, ito. Real Techniques na local. Binili ko siya sa Shopee. Ewan kung magkano to, 100 something ata. Pero napakaganda ng mga makeup tools ng kahit fake. Diba? Wala lang. Kasi beginner lang din ako. So, marami akong brushes, makeup brushes, but hindi siya nagagamit. So, yun, nasasayang lang. Next naman is yung ating, yung tawag dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero hindi ko talaga alam, nakalimutan ko. Ano ba tawag dito? Blending, blending tools ba? Basta, bahala na kayo, best. Then, next is yung ating Drawing Eye Pro. So, ito naman, guys, binili ko siya sa Etude House. And, napakaganda niya, guys, kasi wala lang. Yung color niya is para siyang gray. And, madali siyang i-apply. Tingnan niyo yung color niya. Hindi siya kita, best, kasi masyado tayong takam sa lightning. Next naman guys is itong ano to? Mascara gel ba to? Mascara gel? Or mascara gel? Mascara gel ba to? Kasi ginagamit ko siya dito. Pang mascara. Kasi ayaw ko kasi minsan yung mga black mascara kasi nagkaka-eyebags ako pag ginamit ko. So, yun. So, ito naman. Meron tayong gray blush in the shade Sun Kissed Ten. So, yun. Para siyang oil. Hindi siya may chemicals. Next naman is yung ating favorite highlighter. And ginagamit ko to dito sa may mga sa side ng eyes ko. Wala lang. Ganda kasi niya. It's from Becca Becca. Yan. Napakakita ang packaging niya guys. Next naman is may salamin tayo. Diba? Nakikita niyo ba yan? So, may salamin tayo guys. Alam niyo guys, ilang beses na akong nakakabasag ng salamin. And mas cute to kasi ano. Kahit itapon mo siya dyan, hindi siya mababasag kasi para siyang ewan ko, binili ko siya sa Hong Kong. I love Hong Kong. Then, next naman is may pang-ahit tayo. Ayan. And, syempre, yung favorite lip tint ko ng binili ko siya sa Etude din. Kasama ng eyeliner.
So, yan. So, tapos na tayo ngayon sa ating maliit na version na pouch. So, dito naman tayo ngayon sa malaki, malaking version na bag, makeup bag. Namatay yung lighting natin. And, yan. So, next tayo is, dun na tayo sa malaking version na makeup bag. So, bubuksan ko na. Meron tayong, facial spray galing sa Evian. First time ko lang siya matry. Ito talaga yung ginagamit ko. And yun, nag-try din ako ng ibang facial spray. So, yan. Next naman tayo is yung primer from Showil. Sabi ng sales lady dun sa The Essence Store is naghanap ko siya ng primer that time, pero sabi niya, ma'am, meron kaming primer, mura lang siya and maganda siya. So, yun, ako naman, hindi ko alam kung ano yung face primer. And wala lang, nakikiuso lang tayo, best. Kasi nanonood ako ng mga vlog and puro sila mention ng primer. So yun, ako naman nainggit. Gusto ko din bumili ng primer kahit hindi tayo marunong mag-makeup. So ayun, napabili ako ng primer kasi sabi ni ate, ito daw yung pinakamura and pinaka, hindi naman sa pinakamaganda kasi meron mga mas maganda dito. But ito daw is mura pero high quality. So yun, bumili ako ng isa. Mahal kasi sa ano yung Maybelline, pero maliit. Mahal siya and maliit lang siya. Ito naman, 150 ml ata to eh. And gel siya. Gel type. So, yun. Ganda rin. Then, next one is my curler. Na hindi naman nakaka-curl. Ewan ko kung medyo lang. Hindi siya masyadong nakaka-curl. And it is from, binili ko siya sa Nichido. Next, guys, is my Jelly and Dress. Lip tint. Guys, kung tatanungin niyo pa ako, mahilig ko talaga ako sa mga lip tint. Yan. Wala lang. Maganda lang mag-ano. Maganda kasi siya. Hindi siya yung parang pang-natural lang siya. And yun. Maganda yung lip tint yung Jelly and Dress. So, itong shade na to is Ayana. And meron din ako ng cream. Ito, meron din ako ng cream. Ganda ng shade niya, guys. Nag-order ako kay Jelly and Dress that time ng mga ilang pieces. Yung 5 pieces ata na ganito. And naubos ko lahat. Dadalawa na lang. So, yun yung shade lang. Ay, ng cream. So, next naman tayo. Meron na tayong mga lip. Hindi na gagamit na mga lip. Hindi ko alam kung ano to. Pero may mga hindi ako nagagamit na mga lip tint and also lipstick from Body Expert. Ata to eh. Yeah, Body Expert. Kasi yung lip tint nila, guys, parang pang 2 days. Hindi naman siya pang 2 days. Ang hirap niya tanggalin, guys. Tsaka hindi ko nila-recommend ito na pang cheek. Kasi madali siyang ano. Hindi naman sa, pag hindi mo siya na-blend ng ano, hindi siya matatanggal. As in, mag-draw lang siya dyan ng kulay. Etc. Para siyang, ewan. Pero maganda rin siya, but hindi ko na-recommend or something kasi wala lang. And also this lipstick. Maganda yung lipstick na to. Lipstick. Okay. Mas ginaganda ko yung mga lipstick ng Body Expert kasi yung lip tint nila. Hindi ako yung lip tint nila. Ay, nabuksan siya. Meron din ako ng hindi nagagamit na stick foundation ng EB. So, yan. Kita niyo ba? Yan. Then, next naman is my lip therapy. Kasi minsan nagda-dry yung lipstick ko. Marami akong ganito eh. Pero hindi ko alam kung nasaan. Meron din akong binili ng lipstick. Ako talaga yung pinakamahilig sa lipstick pero hindi rin nagagamit. Kaya yun, minsan pinapamigay ko sa ate ko. But, wala, nasasayan lang ako pag may bago akong lipstick. Meron din tayong lipstick sa Maybelline. Shade of Craving Coral. Ito naman, maganda yung shade niya kasi red-orange. Nakakaputi siya. So, yan. And next naman, guys, is yung ating Juno Liquid Lipstick. Ng EB. Ng Everblena. Yan. Masyadong lightning. Lumalaban ang ating lightning. Then next naman, guys, is yung ating BTLA Liquid Matte Lipstick. Ito, guys, masyado siyang orange. And ayaw ko yung shade. But, nung trinay ko kasi siya sa Watson, maganda naman. The shade of this lipstick is Tangerine Tango. From BTLA. And meron din tayong eyeshadow na pang hindi siya mag-focus, guys, sabi niyo na lang. Yan. Then next naman is meron ulit tayong clay blush. Bilhin ko to online eh. Sa Facebook. Tatlo, 1K. And autumn shade naman siya. Next, guys, is yung mga eyebrow
Tattoo Bro ng Maybelline. Ito guys, para din lang siyang natural. Para siyang nagdodraw ng mga buhok sa kilay natin. So, yun. Natural lang siya. Next naman is mascara na waterproof. Na minsan lang nagagamit. And meron din akong Lost Rose. Hindi ko alam kung ano ito. Pero pang anata, eyeliner din ata to. Pero blue siya, pang summer daw. Wala lang, gusto ko lang bumili ng mga ganito kasi iniidolo ko kasi si Nadine Lustre. And maganda kasi yung packaging niya. And ito din guys, yung lip tint ng BYS ni Nadine Lustre. Ito yung lip tint ni Nadine Lustre na Vermilion yung shade niya. Maganda din siya. And since last year pa ito, nung mag-OJT kami. So, mag-1 year na din ito sa akin. And napakakit. Hindi pa siya nauubos. And meron din tayong concealer ng Maybelline. Yan. Pero mali ako ng shade kasi masyado itong maputi. And hindi ko siya nagagamit. So, sayang. Mahal pa naman. Pero baka magamit ko pag pumuti na ako. So, meron pala tayo dito lotion. Lotion ng hotel. Wala lang. And meron din tayong sunscreen ng Quick FX. Yan. And wala na mga sponge na to. And yung brushes, applicator ng mask, and also this brush. So, yun. Tapos na natin ng at, ito ko tawag dito. Malaking version na pouch. So, dito naman tayo sa ating eye palette. So, yan. Meron tayong dito ng Laura Mercier. So, tignan natin kung ano yung nasa loob. Ang cute niya, pero hindi ko siya nalilinis. May metallic, meron din wala. Makikita niyo dyan sa video, sa screen. Cute ang packaging niya. Ito na siguro yung pinakamagandang packaging na nakita ko. Sa buong buhay ko, tsaka. OA lang. So, yun. Next naman tayo is yung Michi Duke Powder. Michi Duke Powder na hindi ko na nagagamit. And, please bilisan na namin guys kasi anong ilang minutes na tayo. And meron din tayong Natural White Olay. Ito yung ginagamit ko to protect ng sunscreen kasi meron, maganda dito guys is meron siyang UV protection. So, ina-apply ko siya everyday sa face ko. Yan. So, wala naman eh. And, gumagamit din ako ng sun gel ng Face Republic. Yan. Trinay ko. Meron din sila ng facial cleanser, ganun. Napakaganda guys. And, tinitingin lang yung nanibili ko kasi wala pa tayong pera ko. Makeup Milan na eyeshadow. Metallic eyeshadow. Yan. Metallic siya. And ito yung hindi ko rin siya nagagamit. Wala lang, may stock lang dyan. And yun, meron din akong dalawang blush pa ng Bobbi Brown. Bigay lang sa akin to. In the shade Spice. And this one is Sandstone. Yan. Parang siyang brown. And meron din tayong mini mineral powder. Yan. So, last is our eye brush. So, wala na guys. So, tapos na ang ating malupitang what is in makeup bag. And yun, tapos na tayo. And may share pala ako guys. I-share ko lang po sa inyo yung gold facial mask na i-try nyo guys to and kasi napakaganda guys. And meron na siya ang 10 pieces. Ito yung binili ko sa Sasa sa Hong Kong. Maganda siya guys. And kung pupunta man kayo ng Hong Kong, bilhin nyo yung rose gold and ganito. Gold facial mask by Rin. So yun lang guys and gusto ko lang po mag-thank you sa mga nanood po ng first video ko. Sana po patuloy niyo po akong panoorin and i-subscribe niyo po ako guys. And yun lang guys. Marami pang video ang darating. And abangan niyo po yung ring light unboxing ko. And yung mga problems na nangyari, failures na nangyari sa Shopee. Yun, i-share ko pa sa inyo guys. And gagawa din po siguro tayo ng tutorial kung paano mag-schedule ng appointment sa DFA. So, yun. Thank you guys. And sa mga nanood po, maraming salamat. And yun lang guys. And see you ulit sa next video ko. And bye!